Kada taon, libu-libong pawikan ang apektado ng barnacle na namimeste sa kanilang katawan. Walang kakayahan ng mga pagong na tanggalin ng barnacle, kaya kung minsan lumalala ito na parang tumor kung tumubo. Delikado sa pagong ang ganitong sitwasyon dahil posibleng ikamatay nila ang ganitong kondisyon. Sa tuwing kumakapal ang barnacle sa kanilang shell, bumabagal ang kanilang paglangoy na nagiging dahilan ng predation. Mabilis din silang mapago dahil sa drag at bigat ng mga barnacle. Tignan mo, makalalangoy ka kaya ng maayos kung may ganito sa iyong katawan? Kaya naman ang barnacle ay isang seryosong issue sa mga pawikan. Buti na lang at may mga tao na handang tumulong at matiyagang tanggalin ang namuong barnacle sa kanilang shell. Ang mga tao na to ay gumagamit pa ng kutsilyo para kutkutin ang mga barnacle. Madalas inaabot ng 2 oras para lang tanggalin ang ganito kalalang infestation sa pawikan. Gaya ng pagong na to na may pinakamalalang barnacle infestation sa buong karagatan. Kaya kung may makita kang pawikan na may ganitong kondisyon, sana ay may oras ka para tulungan ang kawawang pagong at tanggalin ang mga galis na kumapit sa kanilang balat. Satisfying ng gawin, nakatulong ko pa sa mga endangered sea turtle. Kung tutuusin, hindi lang pagong ang may masamang tinapay sa barnacle. Maski ang tao ay matagal ng peste ang tingin rito. Gaya na lang ng Royal Caribbean cruise ship na naibalitang gumagastos ng $10 million kada taon para ipatanggal ang kumapit na barnacle. Bumabagal kasi ang andar ng barko dahil sa drag o pagkontra ng barnacle sa agos ng tubig. Nagre-resulta ito sa mas malakas na konsumo ng gas at fuel. Maliban sa pagong at barko, pati ang mga balyena ay madalas kapitan ng barnacle. Gaya na sa litrato na to na makikita ang pagkapit ng barnacle sa kanilang buntot. Ito ang problema na madali sanang solusyunan kung meron lang sanang kamay ang mga balyena. Buti na lang at may mga hayop sa dagat na paboritong kainin ang mga barnacle. Gaya ng mga cleaner wrasse na kilalang tagakain ng baby barnacle bago pa man ito lumaki. Tropa ang tingin ng mga sea animals sa isda na to dahil sa serbisyong dala nila sa mga hayop. Ang kada piraso ng barnacle ay naglalabas ng glue na kayang kumapit sa anumang matigas na bagay. Isinisilang sila ng maraming paa at medyo makukulit kung kumilos. Pag nakahanap na sila ng pwedeng makapitan, dito na siya nagsisimulang kumapit at mag-evolve bilang barnacle. Sila ay mga filter feeder at gumagamit ng siri para humuli ng pagkain gaya ng plankton. Panoorin sa video kung paano sila humuli ng pagkain. Noong year 2020, naitala ang kauna-unahang kaso ng barnacle na tumubo sa balat ng tao. Hindi maipaliwanag ni Chris Johnson ang kakaibang sakit na naranasan niya lalo na nang makita niya ang puting bilog na misteryosong tumubo sa kanyang palad. Sa sobrang sakit, napilitan siyang sumangguni sa doktor. Doon na nga niya napag-alaman na ang puting bilog sa kanyang palad ay isa palang barnacle. Sobrang rare at bihira lang ang ganitong kaso na hindi pa rin alam ng mga eksperto kung paano ito naging posible. Ayon kay Chris Johnson, maaaring nakuha niya raw ito habang naliligo sa dagat. Ang dagat kasi ay puno ng larvae ng mga barnacle na naghahanap lang ng makakapitan. Hindi na bale kung ito ay bato o maski ang balat ng tao. Mahalagang malaman mo na ang kaso gaya nito ay 1 in 1,000,000 and you're most likely na tamaan ng kidlat kaysa tubuan ng barnacle sa balat. Kung ang iba ay umiiwas sa barnacle, ang iba naman ay buwis buhay pa itong hinaharvest. Gaya ng ilang harvester sa Vancouver, Canada at kung paano nila na ibebenta ang goose barnacle ng $100 kada isang kilo. Ang goose barnacle ay isang rare species ng barnacle na kilala sa bansang Spain, Portugal at Canada bilang delicacy dahil sa kakaiba nitong lasa. Bukod sa bihira lang ito makita, buwis buhay pa ang mga tao sa pangungulekta ng goose barnacle dahil sa lakas ng alon at mabatong lokasyon.
Masama ang reputasyon ng barnacle sa mga hayop, ngunit merong peste sa dagat na mas malaking banta sa ecosystem. Andiyan ang human intervention at ang papel natin sa kanilang kapahamakan. Maraming fishing company ang nagpapakalat ng fishnet sa dagat na nagiging sanhi ng pagpulupot sa katawan ng pagong. Kung hindi maaagapan, pwedeng pumulupot ito na maging sanhi ng kanilang pagkalunod. Kung minsan, aksidente pa nila itong nalulunok. Gaya na sa video, hinila ng mga rescuer ang mahabang fishing net sa bibig ng pawikan. Ito rin ang naging kaso ng kaawa-awang pagong na nakalunok ng dilaw na fishing net. Maliban sa fishnet, ang basura sa dagat ay ang number one public enemy ng mga sea animals. Kada taon, may 5 trilyong tonelada ng basura ang itinatapon sa dagat. Madalas sa lumulutang na basura ay napagkakamalang pagkain ng mga pawikan. Paborito kasing kainin ng pawikan ng mga dikya o jellyfish. Sa mata ng pawikan, iisa lang ang dikya at plastic bag. Tingnan mo, sino ba naman ang mga pagong para malaman ang pagkakaiba? Sa video, mapapanood mo ang pagkuha ng plastic straw sa ilong ng pawikan. Hindi alam kung paano pumasok ang straw sa ilong, ngunit isa lamang ito sa maraming istorya ng masamang epekto ng plastic sa ating karagatan. Dito naman sa hiwalay na video, mapapanood mo kung paano hinugot ng lalaki ang plastic fork sa ilong ng pawikan. Kaya kung mahal mo ang ating kalikasan, dapat mong iwasan ang paggamit ng mga single-use plastic materials. Nakakalungkot isipin na kahit sa dulo ng Marianas Trench, narating na ng ating basura. Dumagdag pa dyan ang paggamit natin sa face mask na nagkalat sa sahig ng karagatan. Ayon sa research, 60% ng dolphin at whales ay may lamang plastic sa kanilang bituka. Maski ang maliliit na zooplankton na pinaka-base ng food chain sa dagat ay nakitaan ng microplastic sa loob ng tiyan. Ang maliit na plastic ay pwede ring humalo sa ating pagkain na inaangkat sa dagat. Pati ang tubig na ating iniinom ay kung minsan nahahaluan ng microplastic. Sa huli, pati ang hangin na pumapasok sa ating katawan ay mapupuno na rin ng microplastic. Buti na lang at ang ating gobyerno ay may ginawang aksyon para maagapan ang ganitong problema. Ipinasa noong July 2021 ang House Bill No. 9147 o ang pagbawal sa paggamit ng single-use plastic gaya ng mga plastic spoon, plastic fork at plastic straw. Layon nito na bawasan ang basura na itinatapon nating mga Pilipino sa dagat ng 60% sa taong 2030. Marami na tuloy ngayong company ang umiiwas sa paggamit ng plastic materials. Umuso na rin ang paggamit ng cloth bag sa shopping malls at paper bag. Maraming restaurant sa syudad ang hindi na gumagamit ng plasticware para sa kanilang customers. May mga hotel pa nga na nag-o-offer ng plastic-free rooms para sa mga guest. Mukhang mahaba pa ang laban natin kontra sa plastic pollution, ngunit sa tulong mo at sa mga batas na ipinapasa ng ating pamahalaan, sana ay hindi pa huli ang lahat para sa mga pawikan at iba pang sea creatures. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Plotchek, Ronald Tejoso Aguiles, Rick Roll, Lynn Rivera, Kayan Jude Not Phone, Sagura Paisas Vlog 3000, at Harold Likay. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!